ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nag-landfall na po yung Typhoon Rosita dyan sa may Dinapigue, Isabela. Ibig sabihin po, yung sentro niya itumama na dyan sa kalupaan mula sa karagatan. Nitong alas 4 ng madaling araw. At nakataas na po ang Tropical Cyclone Warning Signal number 3 dyan sa may Isabela, Quirino, Northern Aurora, Nueva Vizcaya, dyan sa Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union, Ilocos Sur, at Pangasinan. Signal number 2 naman ang nakataas dyan sa may Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Quezon kasama ang Pulillo Island, dyan sa may Zambales, Pampanga at Bulacan. At nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dito sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, dyan sa may Rizal, Laguna, Batangas, Bataan at Cavite. Namataan ang amatan ng bagyo, jam nga po sa may Dinapigue sa probinsya ng Isabela at nagtataglay pa rin ito ng lakas ng hangin umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa kita at bugso na hanggang 210 kilometers per hour. Patuloy ang kilos nito westward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng PAGASA ay tatawirin ito ngayong umaga o maghapon ang probinsya ng Isabela dyan sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, bago tuluyang lumabas mamayang hapon dyan sa may West Philippine Sea. At dahil sa bagyong Rosita, ay magiging maalon ngayon dyan po sa may sa halos lahat ng seaboards ng Luzon, mula dyan sa may Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora Quezon, dyan sa may Bicol Region, Zambales, Bataan, Batangas, hanggang dyan sa may northern part ng Palawan. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan maghapon dito sa may Northern Luzon, dyan po sa may Central Luzon, mga kapuso, at malalakas na ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at dyan sa may Central at maging dyan sa may Calabarzon. At pinag-iingat po ang mga residente mula sa banta ng landslide at dyan po sa pagbaha. At mga kapuso, yun pong tinatawag nating daluyong storm surge, posible pong maranasan dyan sa may mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging dyan sa may Cagayan at Isabela, mga kapuso. At dito sa Metro Manila, asahan ng maghapon na pagulan at magiging mahangin ang mga kapuso. At maging dito sa may o dito sa araw ng Miyerkules, pero pagdating ng Huwebes, mismong araw ng mga patay, may mga pagulan pero mas mahina na mga kapuso. At yung bagyo, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mantani, yung sa direction po nito, nag-landfall na ito, pero posible bang lumakas pa itong si Rosita? Well, unang-una, Igan, pag ang bagyo ay tumama sa lupa, mas malamang yan ay humina dahil nawawala yung kanyang kinukunan ng lakas o yung ulan. At yung pagtama niya sa bundok ay posibleng makaapekto sa mga susunod na oras, lalong-lalo na dadaan pa rin yan dito sa may Cordillera region at posibleng lalakas uli yan, Igan, kung yan ay nakalagpas na ng Luzon at babalik na uli dyan sa may karagatan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.